Okay, good morning. Andito naman tayo sa bagong tutorial sa ating Cb150r 6-speed DOHC Honda. Tuturo natin ngayon paano i-check kung maayos pa ang ating tensioner. At kung hindi na, i-reset naman natin. So, ang kailangan nating tools ngayon ay 8mm na socket, and then ang special tools para sa ating tensioner. Okay, start na tayo. Luluwagan muna natin yung takip. Ayan, luluwagan natin siya. Tanggalin natin yung ating takip. So meron siyang o-ring, ah, huwag niyong iwawala yung o-ring niya. Then gagamitin na natin siya ng special tools. So itong butas na yon, may butas siya doon. So sasaksak natin doon yung tools natin. Ayan. Saksak natin. And then meron yung butas sa loob, eh. Uy, dog, mahaon na daw tanong. Then pihitin na natin siya. Paklakwise. Okay. Okay. Mapapansin nyo, medyo dire-diretso yung pihit niya. Okay. Ibig sabihin, tumaas yung spring ng ating tensioner. So yan. So yan, oh yan na. So dapat bumabalik siya na parang ganyan. Yan. Para bumalik siya sa dating position. So, yan na yung pagkaka-reset ng ating tensioner. So, dapat pag inikot mo siya ng clockwise, parang spring siya bumabalik. You know? Yan. Yan, bumabalik siya ng parang spring. Yan, pag binitaw mo siya, bumabalik dapat siya. Yan, oh. Binitawa mo, babalik siya ng ganon. Okay. Yan na yung na-reset na yung ating tensioner. So, pagka ganyan, babalik na ulit natin yung takip niya. Yung o-ring, balik mo muna yung o-ring. Doon. Yan. Make sure na nag-sit yung o-ring, ha. Tapos yung takip niya ngayon. Okay. Then hapitan natin siya. Okay. Then testing na natin siya.
parang helicopter. So yan lang ang technique para hindi kagad tayo magpalit ng kagad-agad ng tensioner. So subukan muna natin siyang i-reset, baka nag-stuck lang siya, para hindi tayo kagad magastusan. Then kung hindi talaga ma-solve sa ginawa natin, yun yung time para magpalit ka na talaga ng tensioner. Okay guys, thank you very much and have a nice day.